Ganyan ang mga kabotelo. Pagkatapos na i-harvest at mabilad, ay nilalagay na dito sa tapat ng lutuan. Ang purpose nito ay para... Welcome back mga kabotel. Nandito tayo ngayon sa maesan at kami mag-harvest ng maes dahil ito ay baka umulan todo at saka mababad sa tubig at tumubo. So ito ay aming pantanim at sinadya namin itong ganito para pantanim dahil marami ang sinasabi ko. Marami ang mga parents na nangangailangan ito at kanina nga iba'y bumili sa akin. So hindi naman pwedeng hindi pagbigyan dahil gusto rin na magkaroon ng tanim na malagkit. At ang kagandahan nito, hindi kasi ito hybrid, kaya pwede natin kunin ng binhi. Kasi pag hybrid, hindi natin pwedeng ng binhi. At hindi nagiging maganda ang resulta. So, ito yung harvestin namin. At dahil ang ulan na nandiyan. Ayun, ganito lang mga kabotel. Ang iba malaki. Itong iba ay na-harvestin na kasi yung dito yung iba yung pinag ng yung hilaw yung nilaga, malaga. So naiwan dito sa mga regular size. Ayan mga kabotel. Ito. Ang ganda ng botel. Kahit maliit lang siya, pero ang laki ng botel. Dati kami nung sa amin, yung maesa namin ay hindi ganito ka limit, pero talagang ang puso malaki talaga. Yun ay hindi kami pa noon nag-apply ng fertilizer. So ngayon ay kinakailangan talaga apply ng fertilizer na dahil unti-unting humihina yung kalidad ng lupa. Yung una ay mataba pa yung lupa. Kasi ngayon pag hindi nag-apply ng fertilizer ay gan. Mahina talaga. Noong una, ma-harvest yan kung ilang sako-sako yung harvest namin. Ang ano lang ay kami ang nagsasawa sa paghakot. Kasi mano-mano lang galing doon sa aming taniman ng maes ay mga 2 kilometer ang layo. 3. Diyos. Mira. Isang sakong dadahin namin. Kasi ito ay pag kami nag-harvest na sa amin ay sinatanggal na namin na itong pan. Ito, tinatanggal na ito. Pag kami nag-harvest na ay may pantusko lang kaming kahoy tapos po ganun. Tapos sabay ganyan na. Tanggal. Ganyan kami kung nag-harvest dati. Ang iipuan na lang ay yung pala na yung ito. Ito, ganito lang kasi. Ang mga pangbini, ganito ang ginagawa namin. Ito yung mga pang konsumo. Ang ginagawa namin doon sa maes dati ay
ginagawang bigas. Binibigas. So, pinapagaling. Binibilad. Pagkatapos bilad ay galingan. Ipagaling. Kami mismo yung nagigaling nun, manamanong gilingan. Tapos pagkagaling, babayuhin. Para maging mas maganda yung kalitinan ng bigas. And then, yun ang aming naluluto. Hinahaluan na namin ng bigas, ng bigas. Ng, yung palay. Yung, ng bigas ng palay. Kasi pag puro ganito, medyo matigas. Yung iba ay hindi makakaya ng puro ganito. Pero pag sanay ka na, ay mas maganda ito, lalo na kung ang trabaho mo ay mabigat. Yung, halimbawa, ang trabaho mo ay sa ganitong farm, puro mabigat ang trabaho, ay matagal ka gutomin. Lalo na kung ikinag lumalangoy, yung nagpangisda, langoy lang. Yan, mas maganda ito. Yan, marami na rin itong pantanim. Ipilihan na namin dito itong mga malaki pantanim. Yung maliliit ay pwedeng pakain yan sana. Ang ganda mga kabote lang. Itong agandahan ay hindi siya malaki na bunga, pero ang kanyang bote lang ganda. Ang ganda ng kalidad lang. Laki. Hindi siya malaki. Ito kasi mga kabutil ay itong mga maliit pang pakain namin sa manok. Kasi ito paborito ng manok ito. Pwede pa itong pang ano. Ay pwede pa pang pakain sa manok. So yan lang mga kabutil. Nakarabis kami ng tama-tama pang bihni doon sa aming taniman doon sa kabilang farm namin. And then ito ang gagawin dito ay ito ay ibibilad. Ganyan na mga kabote lo. Pagkatapos na i-harvest at mabilad ay nilalagay na dito sa tapat ng lutuan. Ang purpose nito ay para parati siyang mainitan at hindi siya pasukin ng mga insekto. Kasi may usok, so takot yung insekto. At pagkatapos ng ganyan ay yun ang sunod dyan ay pag malapit na itanim, ito ay binabalat na ganito mga kabote lo. Pagkatapos ng mabalata na eh ito na ay atatanggalin yung ano yung ito, hindi magandang ano pero okay malaki siya. So no, ang gagawin ay ito itatang titik isa isa yan. Pero ito ang itong sa first part dito hindi namin ito sinasama pag minag ito yung ano dito. Ayan. Tatanggal. Malaman na itong ganito eh. Pag na ganyan na oh, ay ibibilid pa yan. Pero hindi yung sobrang init, yung kumbaga yung tamtaman lang. Mga 2 oras o 1 oras lang mahigit, pwede na. Kasi pag nasobrahan ay masyadong titigas. And then, kung hindi pa gagamitin, ay so, kung ayaw mo ng ibang kulay, so, iwag mo isama yun, no? Ibang kulay. Pagka halimbawa, na ganyan na mga kabote, no? Na natanggal dito sa pinaka, ano niya, ng yung alibutod nito. Ito. So, ito mga ganito, hindi na namin sinasama. Ito mga maliliit. Yung mga malaki lang. Yung mga magandang klase. So, yung medyo hindi maganda, ay hindi namin sinasama yan. Inano na namin sa pinapakain sa mga manok. Kung hindi pag gamitin dyan, sabi ko kanina, ay
Ito ay pwedeng ilagay sa isang lalagyan ng container tulad ng 1.5. Pwede sa ngayon maraming 1.5. Nung una kami sa mga yung 1 gallon na ano na bubog, maraming doon dati. So doon namin nilalagay at sa bunga nga no, nilalagyan ng mothballs. Dahil yung mothballs ay yung alcampor. Yan. Yun ay nilalagay sa akin para hindi magkaroon ng tanga yung ipis sa mga damit eh. So ito, yun ang nilalagay dito sa loob para hindi, para matakot yung mga insekto para hindi magkaroon ng butas-butas. Kasi kung minsan nabubutas, ano yan, ng mga insekto. So pag na, ito ay pag kinain ng insekto ito, yung bukbuk, ay pagdating dito, yung nakain yung kanyang pinaka laman nito, hindi natutubo yun. So, useless na. Wala nang mangyayari. So, yun. Wala nang, kumbaga, wala nang pakinabang. Ayan. So, pagkatapos, pag ganito, ito hindi na namin sinasama. Mga maliit na eh. So, ano naman ang ibang, ano, tatanggalin muna natin yung unang side. Tutubo naman ito pero basta kami nung ano nagpe-preserve nito, hindi na namin ginagamit yan. And then ito na yung tinatanim namin. Ito ay mas maganda kapag ang binhi ay yung siguro mga pagka-harvest lang, mga 2 weeks or 1 month, mas maganda ang germination niya. Huwag lang yung bagong-bago lang galing sa ano sa rice sa cornfield na kagad-agad itanim. So dapat siya ay maibilad o mapatuyo ng mga kahit mga ilang araw. And then mga 2 weeks okay na. Para ang germination niya mas maganda kaysa yung matagal nang stuck. Kuminsan ay hindi nang tutubo at isang kalaban ay kuminsan nga ay yun kinakain ng mga insekto. Kahit anong preserve ay mayroon kuminsan nakakalusot. Kuminsan kasi kahit na nandoon sa taas ng lutuan ay kuminsan yung mga ibang insekto ay nakakasingit pa rin. So mas maganda yung may tanim tayo na kung pambinhi lang. So sabi ko nga ay magtanim lang tayo ng kahit mga ilang puno lang. Kung gusto natin pambinhi kahit mga 50 puno lang sa malapit sa bahay. Ang purpose nun ay para lang pambinhi ito. Kasi kung sobrang kung konti lang naman taniman ay yung 50 puno marami na yun. At isa pang pwede, sa bagay, pwede na ngayon makabili sa mga certified seeds. Ay, yun lang. Siyempre, magagastos ka. Yan. So, ito mga ganito mga kabotil. O, mas maganda kung malaki. Oh. So, yan. Ganyan lang mga kabotil. Oh. Ito ay medyo okay na okay. Oh. Ang laki ng mga botil niya. So kung gusto natin ng ibang kulay, halimbawa, ang gusto natin ay ganito, ito malagkit eh, pero gusto mo may yellow ang kulay. So ito yung itatanim mo. Oh. Itong mga yellow na ito, pipiliin lang. At ito na itatanim. So magkakaroon yun ng yellow na malagkit. Yellow ang kulay, parang nag-aroon siya ng ano, sweet corn, pero wala itong malayo yung sweet corn, pero nagkaroon siya ng ganito. Oh. So ganun lang mga kabotel. Ito na, ay pwede na itong itanim. Alam mo, ganito na. Sabi ko nga kanina, pagkabilid nito, pwede na itanim ito. And then, ang tig-isa lang nitong tanim, oh. Kahit isang dangkal ang distansya, pwede na yan. Basta mas malayo yung spacing. So, yung isang, halimbawa, isang ganon. So, kahit isang dangkal lang, pero malayo lang yung space. Pwede na. At saka maganda yung lupa para ating abunuhan. So, okay na. So, pipiliin lang natin, halimbawa, may mga
may mga nakita tayo na parang hindi maganda. So hindi natin isasama. Ang ginagawa pa namin noon, pagka halimbawa bago itanim, ito ay binababa namin sa tubig. At binalagay sa balde. So kung walang laman, yun ay maglulutang. So yun lahat ng lumutang ay itatapon na or papakain sa hayop. Ayan. At saka yung lahat ng lumubog, yun lang ang gagamitin. So after binababa din yung kalimitan namin ay overnight, pagka umaga itatanim para mas mabilis. Para kumbaga ay babad na, madali yung germination period niya, yung kanyang pagtubo. So yun lang mga kabutil. Ang ating sana ay may natutunan kayo. Ang ating napag-usapan niya ay tungkol sa kung paano natin may preserve at saka yung may handa yung ating binhi sa pagtatanim natin ng mais. Kasi ang mais ay isa nga sabi ko dati ay talagang paborito ng tao. Hindi lang ito mga ordinary mamaya ang kumakain, kundi pati yung mga may kaya ay kumakain ito dahil masarap siya. So sana may natutunan kayo. May natutunan at na-refresh sa inyong isipan kung paano gawin itong mga bagay na ito. Maraming salamat po sa inyo, mga kabutil. And then para doon sa mga hindi pa nakasubscribe, ay please subscribe. At kung kayo may natutunan, please like and share na rin para maraming tao ang magkaroon ng interest sa pagtatanim ng hindi lamang mais kundi iba pang mahalaman at mga gulay na makatulong sa atin. Hindi lamang sa atin kundi may bahagi natin sa ating kapwa. So, yun lang po. Maraming salamat ulit. Ito si Sir Jovel Palonen Jr., isang guro by profession at isang farmer by passion.